Alright, good morning guys. So ayan, for today's video, mapapalit tayo ng shock itong aking Click 125 na version 2. Kasi sobrang lambot na nito. So kahit in-adjust ko na siya sa pinakaano, matigas, malambot pa rin, hindi kinakaya kapag angkas ko ng aking mag-iina. So papalitan ko siya ng shock. Tsaka may katabaan din kasi ito eh. So pagka mabigat ang sakay ko or karga, may kumikis-kis dun sa gilid. So, nakakairit ang tunog. Kaya, papalitan natin ng shock. dito YSS. Box lang ang YSS dyan. Pero ang laman yan ay 330mm na stock shock ng Bergmann 125. Yung Bergmann ko dati. Kasi, ang sukat nun ay, ta, pakita natin. So, ito ipapalit natin. Ang size nito ay 330mm na kasing size din ng stock shock ng Click 125. So ito mas matibay-tibay ito, mas matigas at mataas. Ayan. Ano, so, mas mataas ito. So gusto kong ano, mabigat ang karga ko or sakay ko. Tapos sukat niya dito ay same lang din naman. So kaya tayo papalit nito. Okay sana to kung isa ka lang, mag-isa ka lang kasi magandang play, malambot, pero hindi ko kailangan, kailangan ko ay mas matigas kasi palagi mabigat ang aking karga. So, hindi naman masasayang ito kasi lilipat ko to doon sa aking Rosie. Ayan o, kung makikita nyo, putol, naputol yung shock. Tsaka, sakto lang din kasi kulay orange, orange yun eh. So, yun, sige, baklasin lang muna natin to. May tatanggalin na tayong screw dito. Ayan, kulang-kulang na ng screw. Isa na lang natira. Tapos itong tatlong bolts. So, yan lang ang tatanggalin natin. Alright, tapos dito, makita natin mamaya sa may tangke. Kailangan din natin tanggalin yung tangke. Alright, sige. Pakita natin mamaya. Alright, tanggalin natin itong sa nag-iisang screw para makita natin loob. Yan. So, ayan yung loob. Tapos 10mm na ano, pagtanggal sa bolt. Yan sa dalawa. Tatlo. Huwag nyo lang kaagad dihigitin kasi oh, nakasabit pa ito dito. May hook siya. Oh, yan. Tatanggalin nyo lang muna. Tapos ito pa pala, ayan, naka-lock yan dyan. Tatanggalin nyo rin yan. Para hindi nyo mahigit yung mga wires. Okay. Alright, tanggalin muna box. Alright, so para hindi na tayo mahirapan pang kakadukot dito sa mga bolts na yan sa gilid, tsaka dito sa kabila, ayan, may isa pa dito. So para mas mabilis ang trabaho, tanggalin na lang natin tong side fairing para ma-access talaga natin kagad yung ano, yung mga bolts na yun. Alright, so tanggal pati ito, grab bar, tatanggalin ko na yun. Ayan, makikita nyo yung mga naka-screw lang naman yan, oh, yung side fairing na yan. Ganon din dito sa kabila. So tatanggalin lang natin yan. Tapos, ayan, dito rin sa ilalim, naka-screw. Ayan, so yan lang natatanggalin natin para mabilis na natin magagawang ano, makita yung bolt nitong shock sa ilalim. Okay. So, ayan. Kahit hindi pala siya tanggalin na, yung luwagan mo lang tong baba. Ayan. Ma-access nyo na yung bolt na apat. Ayan. Ganito lang. So, ayan. Kaya na siyang matanggal nitong ano, gamit yung T-wrench na mahaba. Okay. Ayan, so natanggal na natin lahat ng bolts ng tangke. Ayan, kung makikita nyo, namumove na siya. So, di-detach lang natin muna itong hose muna, tsaka itong mga kable ng kuryente para mas madali natin matatanggal itong ano. Oh, ayan. Yung kable lang yung di-detach ko. So, pwede na palang itong kahit hindi na kasi dyan lang naman natin lalagay. So, ayan. Ito na yung nut ng ano natin, shock. So, ang daming tinanggal eh, no? Komplikado. So, pero okay lang. At least, ayan na. Magkukuha na natin yung nut.
Pwede natin tanggalin ito para mapalitan na natin yung shock. Okay. Alright, so natanggal na natin itong 14 mm na nut. So, yung sa baba naman ang tatanggalin natin na bolt para matanggal na natin yung shock. So, ayan, tanggal na natin yung shock. Punit na rin yung ano nyo, yung bushing niya. Pero wala naman damage yung loob. So, yung bushing lang ang na-damage. Okay. Hindi ko lang sure yung size nito, pero mas mababa. Kumpara natin sa ano. Ayan, so maikli talaga siya. So, pina-lowered pa pala to. Siguro mga 20 mm din ang ano nito, diferensya. Or baka 280 pa nga yata to. Okay, so palitan na natin. Kabit na natin tong pang Bergman. Okay, so kapit naman natin itong nut sa taas. Alright, so ayan, tapos na. Nakapagpalit na tayo ng ating shock. So, mas tumaas doon ng konti at mas matigas yung shock na yan. Kaya, kayang-kaya na kami yan, ano, na aking magina. At kapag may kinakarga ako, mabibigat. Okay, so, yan. Tingnan natin sa kabilang side. So, yan. So, saktong-sakto lang naman yung, ano, yung shock na pang Bergman dito sa Click 125. So, yan, ano. Makikita niyo sa butas. So, maluwag na siya. Wala na siyang sasabitan dito. Hindi siya kikis-kis. Hindi katulad nung ano, mataba kasi yun. So, yan. Okay. Tapos na. So, tulad palagi ko sinasabi kapag may binabaklas ako sa motor, kung ano yung huli mong tinanggal, yun ang una mo namang ibabalik. Kapag ibabalik mo na lahat ng mga ano mo, tinanggal mo. Okay. So, yun ang mas madaling ano, gawin ko magpapalit ng shock. Itong tanggalin na lang dito sa gilid, luwagan na lang lahat yan. Kasi yung iba kasi, hindi na nila tinatanggal itong ano, or luluwagan yung fairings. Talagang ginagawa nila ng paraan na para madukot yung limang bolt, ay lalo na yung apat na bolt dito sa dalawang magkabilang gilid. Eh, mahirap talaga yun kung dudukotin. Kailangan yung parang yung socket trench na natutupi, parang ganun. Pero kung wala kayong ganun, mas okay na tanggalin nyo na lang talaga yung fairings or luwagan kahit dito lang sa bandang baba para ma-access nyo ng maayos yung ano. Mas madali yung trabaho pag gaganan kaysa papakahirap kayong dukutin yung ano na yun, yung apat na bolt sa magkabilang gilid. So okay, so hanggang doon na lang, hanggang dito na lang tong video natin. Dito ko na lang tatapusin to na pagpapalit ng shock sa Click 125 kasi gagawin ko rin yung isa. Ikakabit ko yung tinanggal dito, kakabit ko dun sa Rosie na nasira yung ano. Alright, so ayan, hanggang dito na lang ulit guys, dito ko na tatapusin itong video na to. Salamat sa panonood and so ingat po tayo lagi lahat and God bless. Okay.